Good morning, no, to everyone. We had a very fruitful meeting, no, with all the mayors and of course DALG Secretary Secretary Anyo and DOH Secretary Secretary Duque and General Lizar representing PNP, no. Napaka-importante po itong naging pagpupulong po namin dahil ang magpapatupad po talaga dito is yung NCR, no? Ang ating mga mayors po ng Metro Manila. At madami pong mga naging katanungan sa implementation po nitong ating quarantine, no? As a region po. Meaning, yung NCR po, tinitreat natin na isang region. Kumbaga, wala na rito yung boundaries ng mga local government. At dito pinakita namin, no, na ang Metro Manila mayors po ay nagkakaisa at hindi po nagkakakontrahan. Kasi napaka-importante po na iisa ang boses ng Metro Manila dahil katulad nga ng sinabi ng ating mga mayors na hindi naman pwede sa isang syudad, ganito ang patakaran, sa kabilang syudad, ganun iba ang patakaran. Kailangan po standard talaga, no. So, we made some resolutions how to protect, no? Kasi kailangan po tandaan natin, ang kalaban po natin dito yung virus talaga, no? It's really serious. Very, very serious, no? Sabi nga ni Secretary Anyo, we need to protect, no? Kumbaga, ibabalansi mo ang ekonomiya at ang health. Siguro, nakita natin yung importansya na mas importante ang health ng tao. Dahil pag ang tao nagkasakit lahat, wala rin tayong ekonomiya. No. So ngayon, how can we prevent the spread? Maganda naman yung turo sa amin ng DOH, no. We don't want to scare or create panic. Ang ano lang ng DOH is ito pong virus na kalaban natin tong ENCOV na to. Ano po siya? Kumbaga napaka tridor, no. Bakit? Minsan meron ka na may 14 days yan, hindi mo alam na carrier ka, kung saan saan ka pa nagpupunta. Kaya mabilis kumalat, ano? Ngayon, paano po natin makokontain to? Sabi nga nila, ang virus, hindi siya airborne. Hindi siya tumatakbo, hindi siya naglalakad. Ang naglalakad at tumatakbo, ang gumagalaw, ay yung carrier, which yung tao. So, to limit the spread of the virus, we need to limit also yung movement ng tao. So, yung tinatawag po nilang lockdown, quarantine, actually, the purpose of that is really slowing down. We're slowing down the movement of people in Metro Manila. Okay? That's why, first, we pass a resolution unanimously approved at wala pong kumontra, lahat sila nagkakaisa. We will be having a curfew, no, in Metro Manila from 8 p.m. to 5 a.m. Pero of course, merong exceptions po. Ano to? Yung mga nagtatrabaho, yung mga essentials po ang ginagalaw. Meaning, ano ba itong essentials na ito? Ito nga yung naghahanap buhay, doktor, medical team, delivery ng food. Yan po yan, meron lahat yan. No, grocery store, supermarkets, meron po lahat yan. Ano yung kine-curfew natin ng 8 p.m? Ito yung mga gumigimik lang kung saan-saan. No? Ito yung kung saan-saan nagpupunta, nakikibarkada, makikiparty. Yan po, bawal na muna. No? Meaning, alam natin, importante ang reunion, importante dalawin ng magulang, pero hindi po ito essential na pwedeng life or death na dalawin mo. Pwede po natin i-postpone to at ang hinihingi lang po namin ay 1 month. No? Kasi po, pag na-contain natin ang virus na to in 2 weeks, 14 days lang, hindi na po ito kakalat eh. Unlike pag naglakad-lakad po at gumalaw ang tao at makawa ng ibang carrier, another 14 days yan. So kung right now po, I think it's more than 60 na. Kaya po ikalat niya ng times 3. So kung 60 times 3, 180 times 3 ulit yun, 540, wala na. Wala na katapusan. So we need to stop from somewhere. At ito na po ito. Lilimitahan natin ang galaw ng mga tao. So from 8 p.m. to 5 a.m. po, meron tayong curfew, no? Hindi naman po dadamputin to. Pagsasabihan lang, nandito po ang PNP na umuwi na kayo kung hindi importante ang lakad nyo. Unang-una, hindi po natin ang eskwelahan para ang mga bata po, estudyante, nasa bahay at hindi na magpunta ng mall. That's number one. Ngayon po, yung hindi na mga estudyante, ito yung pagbabawalan natin pakalat-kalat. Ano? And then also, we requested for the malls, no? Na pwedeng
closed muna natin yung mga malls. Ang bukas lang is supermarket, grocery, banks, and other essentials again, no? Sabi nga nila ng mga mayors natin, sa gantong panahon, sino ba magsha-shopping pa ng bagong sapatos, ng bagong damit? So, hindi yan kailangan. Hindi yan priority. Ang priority natin ngayon, supermarket, groceries, medical, and then yung ating pong mga bangko. So, hindi po natin kailangan mag-hoard o mag-panic. Kompleto po ang supply natin. Pinayagan po ang delivery ng goods. Pinayagan po, no? Yung mga gulay natin na galing sa norte, i-deliver sa Metro Manila, pwede yan. Pero ang lilimitahan lang yung pagpasok at paglabas po ng Metro Manila na hindi essential. Ibig sabihin, hindi importante. Of course, madami na naman tayong mga pilosopo dyan na lahat ng lakad nila importante. May wisdom po ang ating DILG Secretary, ang ating DOH Secretary, ang PNP po, how to handle those things. No? So, kung... So if you have any questions, no, please, you may do so. Isa, isa. Okay. Sir, good morning po. Pernada Reyes from GMA 7. Sir, marami nagtatanong kung paano po yung pagpasok at paglabas. Ano po exactly yung requirements na hihingin? Because of course, meron din po sir yung mga informal workers. Like for example, mga household helpers, mga drivers na coming from nearby cities or municipalities, papasok na Metro Manila. Okay. Paano po yun? Okay. Unang-una, yan nga yung mga katanungan. Ano? Nandito ang PNP. Ang sa amin lang, yung regular workers, like yung may IDs ka, kung may barangay na nagsasabi na dito ka nagtatrabaho, no? Okay yan. Kaya lang, ang sinasabi nga natin, as much as possible, pigilan natin ang paggalaw. Wala naman pipigil sa inyo kung alam natin importante at valid yan eh. Madaming magpapalusot na naman, no? Sabi nga ni General Elizar, lahat ng klaseng palusot gagawin yan eh. Ito pong, kailangan po maintindihan ng mga kababayan natin, ano? Hindi po namin kayo hinihigpitan para sa amin, no? Ito po para sa ating lahat. We need to stop spreading of the virus. So the only way to stop this is to limit the movement of the people carrying this. No? So yung pong ganyan mga technical, yan, chip, Well, basically, di ba ang purpose natin itong community quarantine is to restrict the non-essential entry ng mga tao sa loob ng contained area, which is Metro Manila. So, i-restrict natin. Pero syempre, may mga exemption. In the same manner, we want to prevent the non-essential exit of the people from Metro Manila going out. Dahil yun ang purpose ng quarantine. Kaya nga lang, wala tayong work suspension. So, ibig sabihin, kung wala tayong work suspension, we're expecting that workers will travel, di ba? At maaaring mag-cross sila sa boundary. So, ngayon, ang concept ng PNP, to conduct checkpoints, not only along the borders of Metro Manila, so that we can prevent or restrict yung entry and exit nila, dapat meron silang, well, ang pwede lang dumaan doon, sino? Yung mga exempted. And who are exempted? Meron tayong mga outline doon. Basically, the workers. Yung mga workers, exempted sila pwede doon. But meron silang proof na kanilang employment. So, nagbibigay din tayo ng guidelines doon. And of course, health workers and law enforcement agencies, yung mga pregnant, yung kinakala magpa-check up. So, ito yung mga exempted doon. Inside Metro Manila, magkakandak pa rin tayo ng checkpoints. Dahil, hindi naman ibig sabihin nasa loob ka ng Metro Manila, you can travel, may movement ka pa rin sa loob. Pwede ka rin lang na magkaroon ng movement sa loob kung ikaw ay kasama sa exempted. You are going to or coming from your place of work at saka pa uwi ng bahay. So lahat ng mga exempted na sinasabing ito, dapat quarantine kayo sa loob na ng bahay. At sino itong mga ito? Yung mga estudyante at iba pa na wala man namang dapat gawin. Of course, yung pupunta na bibili ng mga gamit o kagamitan sa bahay, ito syempre is mga exempted din ito. But we would like to suggest na ang gagawa nito, sana yun na rin sanang kasama sa exempted na yun na mga nagtatrabaho. Bakit natin ito gustong sabihin? Alam mo, maraming mga guidelines na lumalabas ngayon at maaring lalabas pa.
coming from concerned agencies, DTI, DOLE, DOH, and other agencies na yun ay kailangan ng PNP para dun sa aming adjustment. It so happened na bukas is Sunday. So, wala pa masyadong maraming tao, pero ngayon, nagmi-meeting ongoing mga agencies at ibibigay namin ito sa mga aming mga police na sasama sa mga checkpoint operation. So, ina-adjust namin itong kung anumang mga development. But we would like to assure the public na ito pong aming mga batas or mga regulations o provisions na ating inilalabas, ayaw po sana namin that this will be something na isi-circumvent o mag-get around yung ating mga tao. Huwag niyo po sanang hanapan ng palusot. Kung hindi, ang ating gawin is that sundin natin sana ito dahil we need your cooperation para hindi na dumami pa ang mga infected at we can save our lives. Sir, ano po yung kukunan IDs? Like informal workers, household helpers, drivers coming from nearby cities entering the country. Kanina sa usapan namin kanina, yung pong ating mga local government executives ngayon will advise the barangay chairmen na magbigay ng mga necessary yun. Pero sinasabi nga natin dito, as much possible kasi yung mga kumpanya, they will take care of their employees na malimit na. Hindi lang kasi natin, wala lang kasi work suspension. Pero as much as possible nga, kaya nga yung binabagit kanina ng ating GM ng MMDA na nire-recommend ngayon yung mga closure ng mga malls para malimit na itong ganitong mga activities so that our people will just stay in their home. Sir, no ID, no entry. Ganun po ba? No ID, no entry. Yes, no proof of employment, hindi ka makakalabas o makakapasok ng Metro Manila. At yun ang i-impose o i-implement ng ating kapulisan. Okay. Actually, no, ganito yan eh. Yung resident po ng Metro Manila, lahat tayo is para tayong person under monitoring na. Kasi nandito tayo sa loob ng kinwarantine na area. Wala tayong pinagkaiba sa bansa na pinanggalingan no, na merong virus at umuwi rito na kailangan i-quarantine. So yung sa atin po, mag-self-quarantine na po tayo kasi nga sinabi ko kanina, ang virus hindi gumagalaw, ang gumagalaw yung carrier, yung tao. So mas malimitihan po ang pinupuntahan ng tao, mas makakasave po tayo na kumalat yung virus na yan eh. Ang hinihingi lang naman natin, 1 month to contain it. Kasi pag ito po, pinabayaan natin, inisip na naman yung karapatan natin ng pagpapasyal, eh kakalat po to. Kailangan isipin muna natin yung sarili natin. No? Tandaan po natin, wala pong exempted dito ngayon. Ultimo sa ibang bansa, sikat na basketball player, nagkakaroon. Asawa ng presidente, nagkakaroon. So lahat tayo pwede magkaroon, hindi sa tinatakot po namin kayo. No? We just want you to worry na yung katawan nyo, ipirmi nyo. Habang gumagalaw kayo, mas lumalaki po ang chance na dumami o tayo'y mahawa. No? Yun lang itindihin muna natin. Yung iba pong pinapatupad ng PNP na ito may linya, huwag po natin masyadong gawing technical. Ang reason dito is nililimitahan natin yung pag-ikot ng tao. Lalong-lalo na sa Metro Manila kasi tayo, no, sa NCR, isang region tayo. So lahat tayo person under monitoring na. Isipin nyo, lahat tayo bawat isa. No? So huwag niyo mga masyadong technical paano si ganyan, paano kakain, paano ganyan. Isipin muna natin, we're 12 million in NCR population. Gusto ba natin lahat yan? Ano nangyari sa Italy? Sabi nga ng Sec. Anyo. Nung lumaki, saka nag-lockdown. Nandiyan na yung problema. Eh, ngayon, 60 plus pa lang tayo. Rapid yan. Pag gumalaw tayo ng gumalaw. So, yung pilosopo ng magsasabi ba, eto ba pwede, eto ba pwede, walang ID, paggawa sa recto. Napakababaw eh. Kailangan ang alamin natin, bakit natin ginagawa to? Hindi yung paano natin malulusutan. Yung pinapatupad natin na ang pinaka-reason lang ay para protektahan tayo lahat. Diba? So yun ang itulong nyo ng media na hindi yung papano lulusot, papano makakaisa. Hindi ka nakaisa pag nakapasok ka kung galing ka sa labas, pwede ka mahawa. Diba? So tigilan muna natin yung mga intriga ng na papano to, papano si ganyan. Isipin natin, paano natin may iwasang lumakad at gumalaw para hindi natin makalat to? Yun dapat ang mga tanong natin.
No, ang curfew na pinag-usapan sa atin is from 8 p.m. to 5 a.m. Ito nga yung mga non-essential, meaning yung magigimik lang. Sabi nga may exception lagi, nagtatrabaho ka, call center agent ka, of course pwede ka. Bibili ka ng pagkain, of course pwede ka. Pero kung gagawin mong palusot yon para makalabas ka, yun yung sinasabi ko nga. Nasira natin yung purpose, ba't natin ginagawa yung 8 to 5. Ano ba karamihan pinuputan ng 8 to 5 ng mga binatilo? Nagbabar yan, nagpa-party yan. Yun ang iniiwasan natin. I think it's closed, even the movie houses. That's why we're also requesting the malls. No? Huwag na natin pabayaan mag-shopping pa ng t-shirt, sapatos yan, pantalon, bagong sofa. Hindi eh, hindi kailangan ngayon yan eh. Ang kailangan natin ngayon, yung pagkain, yung gamot, na madami tayong supply, kaya huwag ko kayo magpanik. Sir, ano oras natin i-limit yung mall operations? I think it's totally closed down. Yun ang unang request. Recommendation. It's up to the LGUs concerned. Except and groceries. Except groceries, di ba, supermarket, banks, and other essential. Pharmacies. Pharmacies. Sir, I yung mga services na mga jobs like yung mga salon, and then mga hotels, restaurant, kasama ba to sa maaaring yung recommendan na ipasara muna pasamantala kasi dahil nga po yung services might contact the other people, no? Kasi like yung mga massage or whatsoever, and then yung mga kainan. Actually, sabi nga natin, ayaw nating i-drive ng trabaho itong mga nagtatrabaho. Tuloy lang nila kung nagtatrabaho ka ng maayos. Ngayon, kung pupunta ka, ibang tanong ngayon. We're just discouraging people to go out. Yun lang. Ngayon, magtrabaho ka, wala problema. Hindi ka pipigilan magtrabaho. Kung wala ka kliyente, hindi na namin kasalanan yun. Nag-iingat ang tao eh. It's your job. So kung trabaho niya yan, allowed kayo. Kung kayo ba, gusto niya ganyan dikit-dikit kayo, it's up to you. What we're practicing is social distance, di ba? Yan, it's up to you. And then yung tungkol po sa public transport natin, I think the OTR is a meeting today. So sila mag-a-announce kung ano yung guidelines sila. Ang dito lang po sa amin, yung ating Metro Manila mayors, ang DILG po at ang DOH po. Yung curfew, general yun, ano? General implementation. But there are exemptions. Kung galing ka sa work mo, exempted ka. Kung kailangan mong bumili ng gamot, exempted ka. So, may exemption siya. Pero sabi nga natin, essentials. No? Talagang kailangan. Pero kung pwede ka na bumili ng gamot bukas, bukas ka na bumili. Ang bottom line, people are advised to stay home. Stay home. Kung wala kang gagawin, stay home. Kung papasok ka sa trabaho, go. Kung magpapagamot ka, go. Bibili ka ng pagkain, go. Other than that, stay home. Yung iba na cabinet at saka senator, nag-ano sila, di ba? Self-quarantine sila. Kasi they believe meron silang nakadaupan na positive. Ang public, hindi natin alam kung meron na tayong nakadaupan na positive o hindi. Kasi karamihan dyan ay asymptomatic pero dala na nila yung virus. At this point of time, hindi na tayo pwede mag-self-denial na wala rito. We're counting and going up. 64 na tayo ngayon. 64 times 64, ilan yan? Pag pumalo ng 100 times 100, pag pumalo ng 100, exponential times 100, that's 10,000. Ganito yung Italy 2 months ago. Nagtatalo pa sila kung magla-lockdown o hindi. Kayaan lang natin to kasi sayang yung economy natin, yung tourism natin. After 2 months, sabi nila, we should have taken drastic measures earlier. 2,600 cases a day. Beyond their capacity. Ang trabaho na ng armed forces nila, tagadala ng mga
pasyente sa iba't ibang probinsya kasi hindi na kaya. Ayaw natin umabot sa ganun. So, in-advise kanina talaga natin, everybody to go on self-quarantine. Pag wala kang gagawin, stay home. Sir, di ba pwedeng suggest natin na pati yung mga work muna para, kasi parang risky pa rin na lumalabas din yung mga tao. We didn't know kung sino yung mga carrier. And then definitely, mas maganda siguro kung magagaling sa government na at least mag-boom muna sila lahat para at least masigur natin yung pagkakaroon sa government. Saan na lang nagagaling? Yan yung mga original na recommendation ng technical body sa IATF. Pero siyempre, maraming titingnan yung economy, yung day-to-day subsistence ng mga workers, at anong mga intervention na gagawin. So, ang lumabas sa ating memorandum, provisionally, ay pinapayagan yung mga nagwo-work. At ini-encourage natin yung employers na kung sana mag-adjust sila sa kanilang work schedule. Pangalawa, kung po pwede, gamitin na yung mga leaves, privileges ng mga kanilang mga trabahante para mabawasan na yung aalis ng bahay. Kung pwede, magamit din sana yung 13-month pay, pambayad na dito sa isang buwan na hindi magtatrabaho. Hindi, yun ang mga recommendations natin. Yun yung mga sinasabi natin sa employers. Gumagawa ng pag-uusap sina DTI, sina Secretary Bello, sa mga kumpanya na ito para makatulong. Kasi nandito pa tayo sa general community quarantine. Pero ang ating LGUs ay may kapangyarihan na magtakda ng enhanced community quarantine. Ito ang talagang tinatawag nating total lockdown. Pag ibinaba natin yan, wala nang lalabas ng bahay. Wala na rin papapasukin. Absolute, except kung may madi-designate na bibili ng pagkain or kung kaya susuplayan ng pagkain. Yan ay nasa power ng ating LGUs. Sir, yung mga government offices naman po, like yung PLT apartment, kasi may mga transaction kayo araw-araw. So, marami rin siyang tao at the same time. Like to the PSK o NBI at the same time. Hindi nyo ma-advise, sir, na... Meron, ang lahat ng frontline services ay hindi mawawala ng tao. At merong skeletal force na pumapasok, plus yung work flexibility, work at home. Ang importante ay ang mga frontline services. We'll make sure that they are 100% functioning. Yes. Sir, sabi nyo kanina, the news has the discretion to declare enhanced community. Ngayon po, meron na po bang na-enhanced community quarantine, given that there are cities na meron 10 positive COVID cases? Ang enhanced community quarantine ay iba-ibang level, no? Pwede magsimula sa mandatory quarantine ng isang tao sa kwarto niya. Pwede rin family quarantine, buong household may infected yung buong bahay. Pwede rin subdivision, enhanced community quarantine. Pwede rin kapag ka more than, alimbawa, dalawang subdivision infected, pwedeng barangay. Kung at least dalawang barangay, pwedeng city or municipality. Yan lahat ay pinag-aaralan mabuti. Tatlo po ang makakatuwang dyan, ang LGU, ang DOH, at ang DILG. Sa ngayon, katatapos ng meeting, ay ang ating mga mayor ay magsasagawa ng mga kaukulang preparasyon kung ano yung kanilang idideklara. At syempre, dito, Metro Manila, hindi mo pwedeng sabihin, iba si San Juan, iba si Mandaluyong. Halimbawa, isang bahay lang yan. Ang isa pumapasok sa San Juan, ang isa pumapasok sa Makati, ang isa pumapasok sa Quezon City. Pag-uwi niya, isang bahay lang din yan. Paano mo magkakaroon ng distinction? Kaya ang ini-encourage natin sa mga Metro Manila mayors, magkaisa tayo, kung ano yung action ng isa, magsuportahan tayo. Wag sa mga household subdivision, okay pa yan eh. Kayang-kaya pa natin i-isolate. Pero pag lumabas na ng mga barangay,
Hindi na natin kaya. Kailangan natin pagtulungan na yan. So, kalalabas lang ng ating memorandum, huwag natin madaliin yung mga mayors. Payaan natin sila mag-isip. I-weigh nila yung mga PACs. At we will support whatever decision that they will make. Okay, excuse lang. Ano ka lang, may tawag kasi, Mayor, yung tukol po dun sa curfew na unanimously, pwede siguro as Mayor, ikaw na ang mag-explain sa kanya. Yes. Yes. So babasahin ko lang yung Metro Manila Council Resolution na unanimously in-approve ng 17 Metro Manila Mayors kanina. Kung wala man yung Metro Manila Mayor, merong authorized representative. And allow me to read the resolution. Urging all local legislative councils of the National Capital Region to issue an ordinance declaring a city or municipality-wide curfew in their localities due to the novel coronavirus COVID-19. Whereas on March 12, 2020, the World Health Organization declared the novel coronavirus COVID-19 as a pandemic. Whereas the continued and accelerated spread of the COVID-19 has been observed within the National Capital Region. Whereas President Rodrigo Roa Duterte on March 12, 2020, adopted Resolution Number 11, Series of 2020, of the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease, effectively placing the entire NCR under community quarantine. Whereas, in order to properly implement the guidelines provided for in the order of the Chief Executive, strict measures of social distancing and community quarantine must be adopted. Resolved, as it is hereby resolved, that the mayors of the National Capital Region, acting in unity with the national government, in order to preserve and protect the lives and health of their constituents, do hereby declare and promulgate, acting as one body in the Metro Manila Council, strongly recommend to all local legislative councils of the NCR to issue ordinances for curfew from 8 p.m. to 5 a.m., subject to their necessary guidelines as they deem necessary. Approved and confirmed this 14th day of March 2020 in Makati City, Metro Manila. Signed, Danilo De La Puslim, Chairman, Mayor, and all the 17 mayors of Metro Manila. Mayor, ito ba isa? Yun sa malls. Yun lang yung solution. Another resolution, resolved as it is hereby resolved that the mayors of the National Capital Region, acting in unity with the national government in order to preserve and protect the lives and health of their constituents, do hereby declare and promulgate, acting as one body in the Metro Manila Council, strongly recommend to all local legislative councils of the NCR to issue ordinances for the temporary closure of malls and establishments of the same kind, except those offering essential services such as groceries, supermarkets, pharmacies, restaurants with home deliveries, bank services, and establishments offering medical services from March 14, 2020 until April 13, 2020, subject to a day-to-day evaluation and other exemptions the city or municipality may enact. Approved and confirmed this 14th day of March 2020 in Makati City, Metro Manila. Signed by Chairman Danilo De La Puslim and all 17 Metro Manila mayors. Thank you, Mayor. Sir, regarding the curfew, ano po yung parusa kung hindi actually, it will be a local ordinance. So, it's part of the ordinance yung penalties yan. So, ginagawa pa ng mga mayors natin yan. Importante lang, sabi ko nga, importante lang, intindihin natin bakit may ganyan, no? Yung pagkalat nga, no? Pag-spread ng virus at unnecessary na pag-alis po ng bahay. Malinaw naman po yung sinabi ni Sec. Anyo, as much as possible po, nandito po ang DOH, ang recommendation po, sila po ang expert dito, is stay indoors, no? So, yeah, that's it. Sir,
The general rule dito ay kung meron na tayong sustained community transmission, ay continuing human-to-human transmission. Okay, so yan po ang binabantayan natin. Inatasan po tayo ni Pangulong Duterte na i-assess ito on a daily basis. At siya mismo ang binibigyan namin ng mga pinakahuling kaalaman and risk assessment. Kasi yun naman po ang ginagawa ng Department of Health. Kung maalala ninyo, lahat po ng mga resolutions na ipinasa ng Interagency Task Force ay nakabatay po ito doon po sa atin mga risk assessment. So, yung atin pong community, sustained community transmission or human-to-human transmission. So, wala pa. Well, hindi natin masabi yon with certainty. Kasi nga, alam lang natin kung ano yung mga numbers. Pero yung exponential growth natin na nakikita ay mabilis na. Okay? So, yan ang mukhang pupuntahan yan at hindi magtatagal. It's going to be very quick. May recommendations na ilagay na lang sa isang hospitals lahat sa testing para at least mas mabilis yung pag-contain. Do you think so doable siya? As of now, mahihirapan tayo dahil maghahanap pa tayo, magtatayo pa tayo ng hospital. Tinitingnan niya, pinag-aaralan kung yung lung center, halimbawa, ay gawin designated COVID-19 infection hospital. Pero ang problema, meron tayong mga pasyente na ando doon at may mga cancer, may TB. So, hindi naman natin basta-basta rin sila pwedeng ilipat lang. Hindi yan para ka lang nagtabi ng mga upuan and giveaway o appliances. So, kinakailangan ng mas malaliman pagsusuri ng suhestyon o mungkahing ito. Ang Department of PNP, General Elias, sir, kasi kahapon hindi pa ako masabi. Finally, na ilabas, na finalized yung borders na babantayan saan po sa south, saan po sa north, at saka sa loob, saan po magkakaroon. Yes, tama yun. Kasi sinasabi nga natin na patuloy yung paglabas ng mga implementing guidelines o mga guidance coming from the concerned agencies. At ngayon nga, basically kasi ang concept nga natin, gaya na sabi natin kanina, itong mga borders ng NCR, we will not allow or prevent or restrict itong pag-cross nila, pagpasok at paglabas. Of course, mayroong exemption, kagaya sinasabi nga natin. And so, right now, the LTFR, ang DOTR, has having a meeting para malaman natin kung ano yung mga specific guidelines na gagawin dito. We are planning to have itong mga sasakyan nga, for example, mga buses na bago pumasok ng Metro Manila, pupunta muna sa isang lugar kung saan doon i-check. Kung yung mga laman nun ay authorized or exempted o pwedeng pumasok. Ano itong mga to? Sinasabi nga natin, yung mga workers na going to or coming from their place of work and pati na rin itong mga emergency officials or employees like health workers at mga members ng mga law enforcement agencies at iba pa na mga exempted doon. By the way, through the directive of our president, concerned agencies and sa amin po itong PNP, upon guidance of our chief PNP, nag-create na po tayo ng joint task force. Ito po yung kasama ang PNP, AFP, Philippine Coast Guard, and Bureau of Fire Protection para mag-create ng task force to deal on this. So kasi kami ang mag-i-implement itong mga checkpoint operations and other enforcement efforts para po itong quarantine ay ma-implement natin. And I was designated by the group to be the task force commander nitong persang ito. And as patuloy ang aming gagawing mga adjustment so that maibigay natin sa ating mga law enforcement agencies kung ano yung mga do's and don'ts, pati na rin yung mga gagawin nating mga guidelines sa implementation. But basically, tama po yun. To restrict non-essential
entry of people to Metro Manila and to prevent the non-essential exit of people going out of Metro Manila but with exemption. Knowing na wala naman tayong work suspension dito po sa atin. Yes. Last three questions. General Anyo, nabanggit po kanina ni General Dagasar na no ID, no entry. Paano raw po yung mga drivers, mga household helpers na wala namang ID, may entry, may entry? Una muna, as much as possible, pinakikusapan natin yung mga tao na ilimit ang movement going in and out of Manila. Kung hindi naman talaga kailangan, halimbawa, mga personal drivers, nung personal drivers ka, dependent sa movement ng amo niya, kung wala ka naman talagang gagawin sa Manila, huwag ka nang pumunta ng Manila. Ngayon, kailangan talaga dito strictly may documentation. Kung wala kang documentation, sorry, hindi ka pa pwedeng pumasok ng Manila. As simple as that. So kung wala kang ID, kumuha ka ng certificate of employment mo. Anything that would prove that you are working to. Kung ikaw mayroong business establishment dito, meron kang SEC, business permit, picture ng kung saan yung opisina mo or store mo. So anything that would prove. Kasi sa ngayon, limited yung binibigyan natin ng makapasok dito. Pagka mapatunayan natin na meron kang valid reason, i-allow ka. Pero pag wala, we'll be very strict. On the, kumbaga, if there is doubt, then sorry. Hindi mo naman siguro ikamamatay yung hindi mo pagpasok ng Manila. Magagawa mo pa rin naman siguro yung gagawin mo sa probinsya. Kaya nga, sana nananawagan ako na kung kaya wala naman talagang gagawin dito sa Manila, huwag na kayong pumasok dito. At yung lalabas naman ng Manila ngayon, expect ninyo sa April 12 na kayo makakabalik ng Manila. Ganun lang yan kasimple. Yung po sa pagpasok po ng mga goods, commodities, pagpasok at palabas ng Metro Manila, paano po siya papatupad? Pagka goods, hayaan na lang po ba o sa ilalim pa rin mo doon sa protocol na i-check? Hanapin yan, may mga delivery, ano yan, ano tawag? Receipt at saka tawag dito. Basta meron mga papeles na hawak kung saan nila i-deliver, may permit din yan. So, yun ang mga dokument na hanapin. Basta food, supplies, medical equipment, unhampered dyan na ano, papapasukin sa Manila. Sir, kung paano po galing sa religious activity tas medyo late na tapos, hinabot ng curfew, consider ba yan as non-essential? Una-una, gusto natin, anumang mga activities, i-adjust na nila before the curfew. Huwag na sila makipag-compete sa curfew. We are in a different time, situation. This is not ordinary. Kailangan natin ng cooperation. We have to really regulate and restrict the movement of the people and practice social distancing. Ito nga, oh, nagbabiolate tayo sa social distancing dito ngayon. Ito, dapat 1 meter radius tayo sa bawat isa. Sir, balikan ko lang po kay General Ida, sir, kasi bandang huli sila pa rin po yung implementer dito. Okay, tapos sige na. Na-identify pa rin po lahat yung point of entry ng Metro Manila para yung concentration na doon lang papasok, doon lang lalabas. Ilalabas natin today. Right now kasi nag-meeting pa siya. But basically, ang ating tatandaan kasi itong mga lugar ito laging magkakaroon ng mga checkpoints diyan. Kaya nga ang point natin dito, because of this quarantine, of course, ang ating expectation is kukunti na ang magta-travel, di ba? So yun nililimit nga natin eh. Kaya nga wala na yung ibang mga activities or meron tayong mga suspension ng classes. So we are hoping na mga tao natin nasa bahay na lang. And only those exempted, magtatrabaho, sila lang ang pwedeng lalabas ngayon. So the specific locations na dadaanan, basically ngayon, possible naman lahat yan. Unless meron tayong mga lugar, isasara natin, pupunta lang doon sa main thoroughfares. So before the end of this day, maglalabas tayo nitong mga specific locations kung saan
andun ngayon ang magsasagawa tayo ng mga checkpoints. In coordination with the LGU? Yes, of course, in the coordination with LGU. We advise our local chiefs of police to always coordinate with their LGU para mas maging maayos ang implementation nitong mga choke points. Sir, kailangan po yung statement ninyo kasi ngayon ikinakabit na naman po sa human rights violation ang gagawin po ninyong pagbabantay. Para once and for all, matulungan po ito, statement po ninyo naman ang mababiolate. Kasi may mga nagkakabit na... Alam po ka to, ito, human rights, ang isipin natin dito ngayon, yung karapatan nating mabuhay, nating lahat. Kaya nga sinabi ni Secretary Anyo, ang sinabi ni Secretary Anyo, pinakamaganda sana, huwag tayong gumalaw para yung 14 days, kung meron man, ay mamatay yung bakterya. Pero pag gumalaw tayo itong virus at ito ililipat ito. Kaya nga pakausap natin ha, so ang dami nating guidelines na ginagawa, but we are working on a condition na hindi absolute eh. So marami itong guidelines namin ilalabas. Ang request namin, huwag niyong paikutan, do not circumvent this, but isipin nyo na ginagawa natin ito para sa ating lahat. We need your full cooperation. Kung hindi kayo nagtatrabaho, kung hindi kayo health or emergency workers, stay at home. Ha? Doon na lang kayo para matapos natin ito at hindi dumami ang madisgrasya sa atin. Okay, wait. Okay na, okay, wait ha. First, no, meron pa kami, may mga meetings pa po sila. Maglalabas po ng final guidelines po ang DOTR. Hindi pa rin namin masagot kung ano yung kanila. Kasi ngayon na po yung meeting nila, kailangan pa rin namin tumakbo to. Okay, last three ha. Well, ganito po yan. Meron tayong global shortage ng ating rapid diagnostic test. That is PCR-based, RT, real-time polymerase chain reaction testing. Okay. Ngayon, meron na po tayong mga dumating na galing sa South Korea, donation. 500 yung dumating po kahapon. Meron na naman daw darating, 1,000. Meron din mga nagpahayag na ang China magpapadala ng about 2,000. Ang atin lang pong sinisiguro na sa mga test RDT, itong mga rapid diagnostic test. Siya pala yung rapid diagnostic test, hindi yan parang pregnancy test. Nabubunta ka sa bahay, ay ihi ka, titingnan mo, magkakaroon. Hindi po ganun yan. May kailangan pa rin yung makina na kung saan padadaanin yung specimen na may ihahalong chemical para ma-fingerprint yung virus na masiguro natin na siya talaga yon. Alam niyo kung bakit? Pagka ang test ay false negative, scary. Nakakatakot. Kaya, pag-iingatan po natin ito. Ganun pa man, inatasan na natin ang Director General ng FDA. Nabilisan na yung pag-evaluate nitong mga test. So, evaluate sa Lunes, ito pong dumating mula po sa South Korea. Meron pong isang ng magandang loob na siya po ang gumitna para mapabilis ang pagpasok ng rapid diagnostic test. So, yan po ay palalawigin po natin ang kakayahan ng RITM, yung pong UP, yan po, binabantayan na natin yan at kinukumpleto lang po yung kanilang mga compliance para sila po ang pangalawang testing center. Sir, last two, essential travel means para meron tayong iniisip ang publiko at saka mga enforcers, what does essential travel mean para meron tayong defense at meron pang enforcement? Metro Manila, yes. Yeah, within Metro Manila. Sige. Essential travel, if you are going to work, if you are seeking medical attention, if you are buying essential goods, and if you are doing official function, no? Like our government officials. So, ililimit lang natin doon. Yung mga magmamall, mag-strolling, bibisita sa mga pinsan, wala na yan. Hindi na dapat yan. Kasi, non-essential yan. Kaya mong gawin yun after 30 days. Enforcement po, kung may nakitang tao, ano yung procedure na gagawin? Tatanungin kung bakit nasa labas, tapos hihingan ng proof. Yes. How do you know if a person's telling the truth? Well, sisitayin yan. On the case of doubt, pauuwiin talaga yan. No? Kung mag-resist siya, arrestuin siya. So, ganun lang siya kasimple. No? Ano lang ito eh. Very simple lang.
Last pero question. Pwede ko rin bigyan lang din yung sinabi ni Sec Ed, ano? Yung mga may essential activities na kailangan magampanan. Sisiguraduhin na kung pumunta sila halimbawa sa mga bilang na mga bukas na mga lugar, sa mga whatever, laging may social distancing na laging inoobserba natin yan. Huwag po natin kakalimutan. Last. As of yesterday, the same. 62, yeah. Okay. And 5. Okay, thank you. By the way, thank you po sa mga mayors natin, dalaw ng Metro Manila mayors. Thank you. At talaga nagkakaisa po sila. Thank you, Pak. Thank you, sir.